Marami ang gustong matuto, marami ang gustong maging magaling sa English, pero hindi nila tiyak kung ano ang dapat nilang matutunan. So stay tuned and don't tune out. Hello buddies, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito, please hit the notification bell, hit the subscribe button, like this channel, and comment down below. So, ang tatalakayin natin ngayon ay ang 5 tips kung paano mabilis na matutong mag-English. I personally have my own hindrance when using the language before. So, para maging kwalipikado at maging mahusay, meron akong 5 paraan na ginamit na sa tingin ko maibibigay ko sa inyo para ma-overcome ang fear at malagpasan ang takot na gamitin ang English language sa ating daily communication. So, para sa ating tip number 1, aralin ang tiyak na paksa. Marami ang gustong matuto, marami ang gustong maging magaling sa English, pero hindi nila tiyak kung ano ang dapat nilang matutunan. Dapat alam mo, ang tiyak na paksa o konsepto na gusto mong matutunan, hindi ito dapat general. Dapat ito ay specific or particular. Ang isang konsepto ay hindi natututunan sa isang upuan lamang. Ito ay maaaring gumugol ng oras para lamang matutunan mo ang tiyak na konsepto o ang isang aralin. Kailangan mong mag-set ng oras at lugar kung kailan mo ito at saan mo ito gagawin upang mabigyan mo ito ng halaga. Ang hindi alam ng marami, kailangang hinihimay ito ay bigyan mo ng kaukulang oras at panahon. Hindi lamang yung kung kailan ka lang free time o kung kailan ka lang available. Kailangan matatapos kung ganun ang magiging mindset at magiging estilo mo sa pag-aaral. Marami rin sa atin ang passive, no? Ibig sabihin, ang isang konsepto ay hindi na nila binubusisi. Halimbawa na lang sa noun. So marami ang nag-iisip na madali lang ang noun. Kaya naman ay hindi na dapat busisin dahil ito ay madali lamang. Mayroon tayong mga pamamaraan para matutunan ang mga maliliit na paksa sa Ingles na gusto nating matutunan. Halimbawa na lamang, ang panonood ng YouTube videos. Sa YouTube, marami na ang mga maliliit na paksa o mga tiyak na paksa na pinag-uusapan. Maaaring manood ka at bigyan ito ng kaukulang pansin at sapat na oras para malaman mo at magamit mo sa mga susunod na panahon. Ikalawa, ang pag-research sa Google ay makatutulong upang mapalawak ang iyong ideya, tiyak na paksang iyong hinahanap o gustong matutunan. Maaari ka rin magtanong sa mga taong may alam o kaya sa mga taong mahilig gumamit ng lingwaheng ito. At kailangan mo itong i-take seriously. Or i-take mo ito na para bang may teacher na sumusubaybay sa iyo. Sa ganon, maiisip mo na mahalaga itong ginagawa mo at hindi ka hihinto. Isa itong uri ng disiplina na kapag iyong ginawa ay magtutuloy-tuloy at makapagbibigay sa iyo ng kaginawaan sa mga susunod na panahon. Tip number 2, magbasa or read. Reading will help you to gather information and stock knowledge. Dito tayo nakakakuha ng mga ideya, mga kaalaman at mga vocabulary na pwede natin magamit sa hinaharap na pakikipag-usap. We can also use this strategy to be able to enunciate or pronounce words correctly. Also, this will help us have a sudden confidence or self-esteem. So personally, ito yung ginawa kong paraan to equip myself with the words and wisdom na meron ako ngayon. So kailangan talaga nating ugaliin na magbasa kasi ang taong nagbabasa ay natututo. Kasi pag nagbabasa ka, meron kang kaalaman na magagamit mo sa pakikipag-usap or sa pagsusulat. Personally, ito yung ginawa kong paraan para matutunan yung mga bagay na hindi ko alam, kung hindi ko naiintindihan yung konsepto o kaya naman kung ano yung diniscuss ng teacher ko noon. Ang ginagawa ko ay pumupunta ako sa library, nagbabasa ako ng mga iba't ibang references related to the specific topic na hinahanap ko. Also, inuugali ko rin na halimbawa nasa grocery store, nagbabasa ako ng mga label ng mga products sa likod, sa magazines, sa dyaryo, saan pa. So marami tayong pwedeng pagkunan ng kaalaman. Hindi natin napapansin ang mga bagay na iyan. Ngunit malaki pala ang parte nila para tayo ay matuto. Kasi pag na-encounter mo na ang isang salita, maaaring matandaan mo ito sa susunod na makita mo. Ganoon, ibig sabihin, magkakaroon ka ng edge kasi alam mo na siya at pwede mo na siyang gamitin dahil nabasa mo na siya. Hindi nga ba, pag nagbabasa tayo sa social media, marami tayong natututunan. Kahit nga fake news, natututunan natin eh. For the third one, mag-observe.
Ang pag-observe o pagmamasid ay isang paraan para matutunan mo kung ano ang sinasabi at ginagawa ng ibang tao. Ito ay isa sa mga paraang ginawa ko para matutunan ang mga bagay at mga salitang hindi ko alam at kung paano sila gagamitin. Ang ginagawa ko, pinapakinggan ko lamang yung ibang tao sa kanilang pag-uusap. Inaaral ko kung paano nila ginagamit ang mga salitang hindi ko pa alam or mga salitang ngayon ko lang na-encounter basis sa kanilang pag-uusap. By observing through listening to other people converse will help you gain knowledge and vocabulary that you can use in your future communication. Personally, I had my regional accent. It means since I am a Bicolano, I was pronouncing words incorrectly. Kahit nga Tagalog, nagkakamali. Halimbawa na lang yung salitang barena. So, tinatawag ko siya dating barina. So, ang tawag natin doon ay regional accent. Regional accent ay isang particular na accent na matatagpuan or maririnig in specific places of particular area of the country. So, people were laughing at me when I was in college. People were booing me or they made fun of me before solely because of that accent. So what did I do to cope with that problem is that I used my eyes and ears to correct what had been seemingly wrong. So via practice with discipline and perseverance, so I made it to somehow correct my tongue. No? So kung hindi ko sana ginawa yun, ano nangyari sa akin ngayon? So ganun siguro pa rin ako magsalita ngayon. So all you need to do is just to observe or to collect information using your senses. Paulit-ulit akong nanonood ng K-drama for subtitle. It's for the written text or the display text. For oral naman, kikinig ako lagi ng podcast, ng radio, ng usapan ng ibang tao, ng TV shows, ng movies, ng vlogs. At talaga namang binabasa ko o kaya naman ay pinakikinggang mabuti kung ano at kung paano nila bigkasin o gamitin ang mga salitang hindi ko alam. Para sa ganun, kung ako naman ang gagamit nito, ay maayos ko itong magagamit in English. Number 4 is all about tandaan. Okay? Naging habit mo na ito, magiging tuloy-tuloy na ito eh. At para ikaw ay maging confident to speak the English language. Dapat mong tandaan na ang weaknesses at ang strengths ay makatutulong pareho. So, paulit-ulit lang ang cycle nito. Actually, itong 5 tips na ito, paulit-ulit lang siya. Ibig sabihin, pag ginawa mo siya ng paulit-ulit, masasanay ka at malalaman mo ang procedure. Laging tandaan, hindi gagaling kung hindi gagawin o susubukan. So, para sa tip number 5, paano mo ba maa-apply ang binigay mga tips kanina? So, narito ang mga sumusunod. Pwede kang mag-vlog or gumawa ng YouTube channel at gumawa ka ng content kung saan ikaw ay nagsasalita ng English language. Pwedeng gamitin ang Facebook para ma-express ang iyong sarili. Imbis na Tagalog, mag-type ka ng English, di ba? So, yung post mo doon na hindi copy-paste sa ibang vlog ha, o kaya naman sa ibang post. So, try mo na gamitin ang English language sa inyong or sa iyong post. Pwede rin na sanayin mo ang sarili mo na kausap ang iyong kaibigan, kapatid, nanay o tatay o pinsan o kung sino man at gamitin ang English language o mag-try na mag-English para lamang magkaroon ng confidence. So para ma-boost mo ang iyong confidence, kailangan mo ng kaagapay o katulong para ma-practice mo ito. Kasi kung wala, hindi pwedeng nasa utak lamang at nasa puso natin ito pero hindi naman natin ginagawa. Pwede rin makipag-usap sa teacher sa pamamagitan ng paggamit ng English. Sa pamamagitan nito, pwede kang ma-correct ng teacher mo. At sa ganong paraan, malalaman mo kung ano yung mga kamalian mo. Isa pa sa ginagawa ko ay nagre-record ako ng video o kaya naman ng audio recording at pinapakinggan ko yung aking boses o kaya yung pananalita kung tama ba ang aking grammar, kung tama ba ang ginamit kong salita, at kung may patunguhan ba yung aking binabanggit doon sa recording. So, ang purpose ng recording ay para malaman mo ang enunciation and proper pronunciation ng mga words. Aside from that, malalaman mo rin kung tama ba ang modulation mo or awkward ang ginagawa mo. Pagkatapos gawin, pwede mo itong ipabasa, iparinig, o ipakita sa mga taong may alam o kaya naman humingi ng suhestyon kung paano ito matatama o kung ano yung mga bagay na dapat mo pang pagsanayan. At yan ang ating 5 tips kung paano matutong mag-English. Kung bago ka pa lang dito, please hit the notification bell, hit the subscribe button, like this channel, and comment down below.
So yan lamang po ang aking limang maibibigay sa inyong tips kung paano mabilis na matutong mag-English. And I would just like to thank you for having me and for staying with me until at this very moment. Congratulations to you kasi hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Hindi ka sumuko.